sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos lahat ng santinakpan. Mag-awit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ginugunita natin ngayong araw na ito sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at ang kanilang mga kasamang martir. Mga namatay para sa pananampalataya noong panahon ng pag-uusig sa bansang Hapon. At sila ay isang tanda ng hindi mapipigilang paglago ng pananampalataya ayon sa kalooban ng Diyos. Katulad ng pag-usbong ng sangnilikha, katulad ng mapagpagaling na biyaya ng ating pong Jesus Nazareno sa ating mga pagbasa ngayon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang pinagmulan ng matapat na paninindigan ng mga banal, ang mga martir na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay minarapat mong tawagin upang mabuhay sa iyong piling matapos danasin ang krus ng pagtitiis sa kamay ng mga taga-usig. Bunga ng kanilang pagdalangin para sa amin, mapangatawanan nawa namin hanggang kamatayan ang pananampalatayang aming pinanghahawakan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng aklat ng Henesis. Nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ng malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga, nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga.
Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang kalawakan na pumagitan sa tubig na nasa itaas at nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito'y nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang daigdig at karagatan naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito. Tumubo nga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito'y mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw, ang araw upang tumanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay ng liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magsabog ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw o gabi at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasda ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikaapat na araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Pinupuri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong aking Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuot ay dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Ikaw na rin ang nagtayo ng saligan nitong lupa. Matatag na ginawa mo't hindi ito mauuga. Ang ibabaw na saligay, ginawa mong karagatan. At tubig din ang bumalot sa lahat ng kabundukan. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Lumilikha ka ng ilog na patungong kapatagan. Sa gilid ng mga burol, umaagos na marahan. Sa naroong kakahuyay, umaawit na masaya. Mga iboy nagpupugad sa malabay nilang sanga. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha. Sa daigdig, ikaw poon, kairami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nakalatan itong lupa. Purihin ang Panginoon, purihin mo kaluluwa. Ang poon ay natutuwa sa kanyang mga nilikha.
Tumayo po ang lahat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay tumawid ng lawa. At pagdating sa Genesaret, ay isinadsad nila ang bangka. Paglunsad nila, nakilala siya agad ng mga tao. Kaya't nagmamadaling nilibot ng mga ito ang mga puok sa paligid. At ang mga may sakit na nakaratay na sa higaan ay dinala nila kay Jesus. Saan man nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya dumating, maging sanayon, lungsod o kabukiran ay dinadala sa liwasan ng mga may sakit. At isinasamo sa kanya na pahipuin sila kahit man lang sa palawit ng kanyang kasuotan. At lahat ng makahipo nito ay gumagaling. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig. Isang mapagpalang araw po. Nadarama ba natin ang mapaglikhang kapangyarihan ng ating poon? No? Hindi na po bago sa atin ang mabuting balita ngayon bilang pamilyar naman tayo sa ating imahen ng ating mahal na pong Jesus Nazareno bilang tagapagpagaling. No? Sa katunayan, inuulit-ulit sa ating mabuting balita sa apat na version nito kung paano naglalakbay si Jesus at sa kanyang paglalakbay, ang mga may sakit, ang mga nangangailangan ng pagpapagaling ay tumutungo sa kanya. No? Pero, mas malalim yata natin itong mauunawaan kung iuugnay natin siya sa unang pagbasa. No? Hindi na rin bago sa atin ang unang pagbasa. Ito po ay ang mito. No? Ibig sabihin, hindi totoo sa ayon sa pagkakakwento, no? Ng paglikha ng Diyos sa mundo. No? Para po malinaw sa atin, no, ito po ay bahagi ng panitikang Hudyo, no? Hindi po nangyari na 7 araw na literal ang paglikha ng mundo, no? Kung pag-aaralan po natin, milyong taon bago tayo umabot dito. At patuloy pa rin ang paglikhang ito dahil nandito tayo sa mundong ito, may mga patuloy na kaganapan sa ating kalikasan, tuloy-tuloy pa rin ang takbo ng buhay, ang takbo ng kalikasan. No? Pero ang mahalaga sa kwentong ito ay hindi yung detalye. Ang nasa ugat nito ay ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha. At hindi ito natitigil.
Sa katunayan, itong mapaglikhang kapangyarihan, itong kapangyarihang magbigay buhay, ay siyang ipinakikita ng ating Poong Jesus Nazareno. Ang Diyos Amang lumikha, kasakasama at kaisa ng anak na nagbibigay buhay. No? Kaya magandang pagnilayan. Ngayong nakita natin ang Diyos ay lumilikha, ang kanyang bugtong na anak ay nagpapagaling at nagbibigay buhay. Tinatanggap ba natin ito ayon sa kanyang kalooban? No? Marami sa atin, maraming ipinagdarasal. Paggaling, pag-asenso sa buhay, paglampas sa problema. Pero maganda rin tignan na habang idinadasal natin ang mga ito, habang pinagsusumikapan natin ang mga ito, may ibang paglikha na nangyayari. Nabubuo yung ating kalooban sa pananampalataya. Sa ating pagsusumikap, sa ating pag-asa sa Diyos, lumalago din yung ating pagiging malapit. Lumalago din yung ating pagiging tagasunod niya. Kaya kahit, kunwari, hindi matupad yung ating mga panalangin, may ibang bagay na hinihilom ang Diyos. May ibang bagay na pinalalago ang Diyos. At kailangang maging mapagmasid tayo doon. No? Siguro yung mga may sakit sa atin, hindi man maigawad yung paggaling kasi kailangan pagsumikapan, yung pagpapagaling. No? Pero yung ating patuloy sanang pagdedebosyon at pananalangin, tumatatag yung ating pananampalataya. Baka naman meron ding mga bahagi ng ating buhay na hinihilom din ng Diyos. No? Yung ating mga ugnayan sa tao, yung ating pagtingin sa ating sarili, yung ating mga pag-iisip tungkol sa kinabukasan na walang kasiguraduhan. No? Kaya kapag sa tingin natin walang nangyayari, baka akala lang natin yun. Kasi yung ating pananaw, yung paggaling sa katawan, paglagpas sa problema, pero baka sa ibang bahagi ng ating buhay, may nililikha at binibigyang buhay ng Diyos. Gayun din po ang nangyari sa mga martir. No? Hindi sila nasalba, lalong-lalo na sina San Pedro Bautista at San Pablo Miki sa bansang Hapon. Hindi sila hinila ng Diyos papalayo sa kapahamakan, sa kamatayan. Pero lalong pinagbuti niya ang pananampalataya ng mga martir na ito na hanggang sa huli ay ipinaglaban nila ang kanilang paniniwala at pag-asa sa Diyos. At ang naging bunga, ngayon kinikilala natin sila bilang mga bayani ng ating simbahan, bilang mga tagapagtanggol ng pananampalatayang nananalangin para sa atin. At yun sana po ang hingin nating biyaya sa pagpapatuloy ng ating banal na misa. Na makita, mabantayan, mapansin natin kung paano tayo binibigyang buhay ng Diyos. Hindi lamang paghilom sa ating pangangatawan, kundi sa ating pag-iisip, sa ating pananampalataya, sa ating diwa, sa ating pananaw sa buhay. At sa pagpapatuloy ng araw na ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Saan kaya, sa ang aspekto ng buhay kaya ako binibigyang buhay, nililikha muli ng ating Panginoon? San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasamang martir, ipanalangin niyo po kami. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo sa Amang nagnanais na gumaling ang lahat.
hindi niya tinataboy ang sinumang nangangailangang dumudulog sa kanya. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Bilang simbahan, naway huwag nating isarado ang ating mga puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Tayong lahat, naway kumilos para sa katarungan at para sa dangal ng tao, lalo na sa mga taong hindi binibigyang pansin ng lipunan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang ating komunidad, naway maging matulungin at maitaas ang bawat isa na mayroong pag-ibig at malasakit tulad ng ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Ang mga may sakit sa isip, katawan at diwa, naway makatagpo ng ganap na kagalingan, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Sa katahimikan ng ating puso at diwa, ialay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ang mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na nakikiisa sa muling paglikha at paghilom ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, mahabag kayo sa lahat. Makapangyarihang Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ang aming mga puso't gawain, at gawin mo kaming laging handa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir at ipagkaloob mong aming sambahin ang ngalan mo nang may katatagan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Pedro Bautista, San Pablo Miki at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay.
sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, no matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, at ni Jose naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Pedro Bautista, San Pablo Miki at kanilang mga kasamang martir, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa aking mga tuwa.
lahat ng sa akin alang-alang sa iyo kaligtasan. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na pong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos na ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan na lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agad na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos na misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ang grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tangin sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, paalala lamang po na kapag tayo'y nagdedebosyon, nagdarasal o nagdiriwang ng mga banal na sakramento sa loob at sa paligid ng simbahan, kinakailangan pong nakasuot po ang ating face mask ng maayos. Huwag po sanang nakalaylay lamang o tinatanggal ninyo, kundi natatakpan ng maayos ang ating mga ilong at bibig, no? Ingatan po natin ang ating mga sarili bilang bahagi ng pagmamalasakit sa ating kapwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kanya.
kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninurangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.